Hello guys, welcome sa ating YouTube channel na Lutong Probinsya. Kung kayo ay bago pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-ring ang bell, at i-check ang all para maging update kayo sa mga susunod nating mga video. Ang lulutuin natin ngayon ay ang quail recipe or ang pugo na recipe. Paano ko niluto yung pugo? So aside sa pag-adobo, meron din akong ibang style sa pagluluto ng pugo. I-review lang natin ang ating gagamiting sangkap. Gagamit tayo ng bawang. So meron din tayo ako ditong pino na luya. So pinipris ko lang siya, tapos meron akong sibuyas na dahon. Gagamit tayo ng pamintang durog. Meron din tayong mushroom. Gagamit tayo ng kaunting oil. Sibuyas. At carnation evap. Yan, yung evaporated milk. Kahit anong evaporated milk pwede rin. Meron din tayong asin. At syempre ang ating lulutuin na pugo. Yan. So sa pag-uumpisa natin, puputulin lang natin ang ating pugo. So ang gamit ko ay gunting, pwede nyo rin kutsilyuhin. So sa ginawa ko is gunting lang ang ginamit ko. So after natin siyang magunting, yan, lagyan natin siya ng asin, tapos lalagyan natin ng kaunting suka at atin siyang hugasan. So hihimas-himasin lang natin siya ng ganon para matatanggal yung ibang lansa. Actually, nahugasan ko na to siya kanina, pero ito yung pang final na hugas natin, yung asin at suka. Tapos i-drain natin siya sa strainer ng ilang minuto, tapos habang nagpapainit tayo ng mantika, yan. Lagyan natin ng mantika yung kawali. Tapos ang gagawin natin, ipiprito natin siya dito. Pero ang gagawin natin is half fry lang siya. Hindi siya talagang prito na full. So half lang. So around one side is 2 minutes lang sa mainit na kawali. Tapos in the other side is 2 minutes lang din. Kapag okay na yan, nalilipat natin siya sa strainer. Ganun din ang gagawin nyo sa iba. Tapos yan, konting mantika uli. Gigisahin natin yung ating mushroom. So ginigisa ko siya para hindi siya madudurog kapag diniritso ko. Yan na yung pinagdisahan natin ng mantika. Lalagyan natin itong bawang. Tapos igigisa na rin natin yung ating luya. Tapos pag nakita nyo at mabango na yung bawang at saka luya, yan. Susunod na natin yung ating sibuyas. Hintayin na natin magbago yung kulay ng sibuyas. Tapos pag okay na, ilalagay na natin yung ating half-fry na quail o yung pugo. Yan, i-arrange ko lang ng maayos.
Yan, tapos ilalagyan ko ng paminta. Ilalagay natin yung ating evaporated milk. Tapos takpan na natin siya. Pakuluin na natin siya ng mga 2 minuto. So after ng 2 minuto, lagyan natin ng kunting asin. Yan, at haluin natin para ma-absorb na yung timpla niya. Yan, haluin lang natin saglit. Lalagyan natin ng kaunting tubig, mga half glass lang ng tubig, tapos takpan na natin. Pakuloy na natin siya ng mga 5 minutes. After ng 5 minutes, buksan natin. Lagyan natin ng mushrooms. Tapos takpan na natin. Pakuloyin natin uli natin siya ng another 5 minutes. So after 5 minutes makikita natin na meron pa rin siyang sabaw. Yan, haluin ko lang saglit. Tapos tatakpan na rin natin. So this time, hintayin na natin yung huhupa yung sabaw para medyo dry siya. Hindi naman siya mag-sticky dahil milk siya. So magda-dry lang siya. Siguro about 8 minutes lang. Depende sa apoy na ibinibigay nyo. So sa ginawa ko dito is medium heat lang. So kalahati lang ng stove yung binuksan ko. Yan. Tapos kung nakita nyo, nawala na yung tubig. Yan na po siya, ang ating coil. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Yan, ready to serve na po siya. So yan guys, ilalagyan natin sa ating plato at pwede na natin siyang iserve. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa huli nating video. Kita-kita tayo. God bless. Bye-bye.